isang makabuluhang araw ang ating pagsasalu-saluhan dahil siksik, liglig at umaapaw na kaalaman ang inyong matututuhan. Dito lamang yan sa pag-aaral ng wika, pagbasa at panitikan. Ito ang Pilipino sa ikatlong baitang. Ako si Ginang Maribel A. Bulalayaw. At ako naman si Binibining Rachel C. Godoy. Hatid namin sa inyo ang pag-aaral sa ikatlong baitang. Tara na at simulan na natin! Ano mang pag-aaral ating susuungin? Pagbabahagi ng kaalaman ating kakayanin. Kami ang inyong mga gabay sa Mawikang Buhay! Kumusta na madlang bata? Hangad ko ang kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Nawa ang bawat isa ay malakas, malusog at punong-puno ng makulay na buhay. Sa araw na ito ay sisiksikin at liligligin ang inyong kaalaman sa pangunawa sa pagbabasa. Kaya ano pang hinihintay ninyo, madlang bata? Kuhanin ang papel, lapis o ballpen at umupo ng maayos sa harap ng inyong telebisyon at sabay-sabay nating pag-aralan ang kasanayan. Pagbibigay ng mga sumusuportang kaisipan sa pangunahing kaisipan ng tekstong binasa. Bago tayo tumungo mga bata sa ating paksa sa araw na ito, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng Balik-Wika Aralan! Maalab na araw, Mom Shibi, at sa ating mga madlang kids! Natutuwa akong nasa harapan muli kayo ng inyong mga telebisyon at nakatutok sa araw na ito. Pero, sabi nga ni Mom Shibi, tayo ay mag Balik-Wika Aralan! Talagang naunawaan nyo o natandaan ang ating teksto sa nakaraang aralin. Narito ang inyong gagawin. Kumplituhin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong papel. Ang mga salita ay maaaring madagdagan, mabawasan o mapalitan ng isang tunog o letra sa patlang, patlang o patlang. Bahagi upang malikha ang isang bagong salita. Ang sagot ay unahan, gitna, at hulihan. Ang gagaling ninyo talaga mga bata. Handang-handa na kayo sa mas pinalawak pa nating usapan sa araw na ito. Mahusay, ang gagaling talaga nila Ma'am Shi Rachel. Salamat sa inyong lahat, mga bata, para sa ating Balik-Wika Aralan. Tunay ngang natimo sa puso at isip ng ating madlang bata ang nakaraan nating aralin. Natin patatagalin pa dahil sa aralin ito, kayo ay inaasahang makapagbibigay ng mga sumusuportang kaisipan at pangunahing kaisipan ng tekstong binasa. Tara, alamin natin sa Wika ko, wika mo! Sa araw na ito, tunghayan natin ang magbibigay ng reaksyon tungkol sa kanilang kaisipan. Tingnan natin kung ito ba ay sumusuporta sa pangunahing kaisipan sa tekstong ating babasahin. Basahin natin. Masaya ang manalo sa mga kompetisyon at magkamit ng mga pagkilala. Ang makapagsuot ng medalya o makapag-uwi ng tropeyo ay nakakatuwa. Gayun din, ang may pagmalaki ng iba lalong-lalo na ng ating mga guro at mga magulang. Subalit, kung iisipin, ba ang tunay na halaga ng pagsali sa mga kompetisyon? O ang palakpakan o ngitian ng mga taong eksperto sa larangang sinalihan? Batay sa tekstong inyong nabasa, magbigay kayo ng mga kaisipan na sumusuporta sa pangunahing kaisipan. Narito ang paksa. Laging mahalaga ang pagpapakumbaba anumang oras o pagkakataon. Ang tanong! Bakit laging mahalaga ang pagyuko ni Jerome Nicolas de la Peña? Magandang katangian na dapat ay taglay ng bawat mag-aaral na Filipino. Pagpapaalala sa sarili na mayroon pa tayong matututuhan sa iba pang mga pagkakataon. Upang lalo nating maintindihan ang teksto sa nais ipahiwatig nito, tunghayan natin ito. Kung bakit laging mahalaga ang pagyuko ni Jerome Nicolas de la Peña. Laging mahalaga ang pagpapakumbaba anumang oras o pagkakataon. Isa itong magandang katangian na dapat ay taglay ng bawat mag-aaral na Pilipino.
Pagpapaalala ito sa sarili na laging mayroon pa tayong matututuhan sa iba pang mga pagkakataon, o mas magandang sabihin na hindi tayo ang pinakamahusay at pinakamagaling. Mas kagigiliwan tayo ng ibang tao at mas mamahalin ang mga nasa paligid. Higit sa lahat, hindi tayo maliligaw ng landas at lagi nating tatandaan na ang tunay na medalya at trofeo ay nananatili ang ating pagkatuto. Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa amin, mga panauhin. Tunay nga pong di matatawaran ang pagbibigay ninyo ng inyong kaisipan sa pangunahing kaisipan. Upang lalo ninyong maintindihan, tunghayan natin ito. Madlang Bata, Ma'am Shirley Shell, ang pangunahing kaisipan ay ang mensahe na napapaloob sa larawan o sa isang saransay. Sinasabi nito kung ano ang ibig sabihin ng mga pangungusap o maikling kwento. Ma'am Shippy, narito ang ilan sa mga paraan kung paano matutukoy ang mga ideya. Sumusuporta man ito o pangunahin. Paglalahad, ito ay isang paraan ng pagpapahayag na naglalayong linawin ang isang ideya o konsepto, bagay o kaisipan, na lubos na mauunawaan ng nakikinig o bumabasa. Ito pa po, susunod ay ang paglalarawan. Ang tao ay likas na kabahagi ng kanyang paligid. Ang mga pamamaraang ito ay kadalasang nakabatay sa pandama ng tao, sa paningin, pangamoy, panlasa, pandama at pandinig. At maaari rin pakiramdaman ang binabasa. Paano ito nakaapekto sa iyong nararamdaman? Naghahatid ba ito sa iyong tuwa, lungkot, galit at iba pa? Ma'am Shippy, pangangatwiran. Kailangan nating kilalanin na kung tayo ay tumutukoy sa pangunahin o sumusuport ang ideya ng isang akta o sulatin, laging kailangan na may sapat tayong ebidensya o katibayan. Talaga namang kailangan na may sapat na ebidensya o katibayan. Mas nahihikayat natin ang ating mga pagbabasa o tagapakinig na hindi lamang tayo magsasabi ng ating pansarili o tuyon, bagkus ay wasto o tama ang ating mga sinasabi o ibinabahagi. So, naiintindihan natin yun, di ba, Ma'am Shirley Shell? At alam kong naiintindihan din yun ang ating mga madlang kids. Yes, tunay ngang dapat nagbabasa tayo ng mga nang may pag-uunawa. Di ba, Ma'am Shirley? Tama. Kailangan na kapag tayo ay nagbabasa, dapat ito ay may pag-uunawa. Nang sa gayon ay makuha natin ang kaisipang nais ipaliwatig ng kwento o teksto. Tumpa ka dyan! At para matiyak natin kung nakuha ba ng ating mga madlang kids ang aralin sa araw na ito, may inihanda kaming gawain para lamang sa inyo. Naku! Nasasabik na ako, Ma'am Shi, sa gawain iyong inihanda. Huwag na nating patagalin pa. Tara na at sulitin natin! Lagyan ng check sa pagla kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng sumusuportang kaisipan mula sa binasa. Bilang isa, abot kamay na pangarap. Ang bawat isa ay mayroong pangarap sa buhay. Upang maabot ito, nararapat lamang na magsikap sa bawat ginagawa. Maging disiplinado sa anumang gawain. Nararapat ding mag-aral ng mabuti at maghanda sa anumang hamon na ibibigay sa atin ng buhay. Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng sumusuportang detalye? Magsikap sa mga ginagawa, baliwalain ang mga kaganapan sa buhay, maging handa sa bawat pagsubok na ihahatid sa atin ng ating buhay. Ikalawa, ang batang matiyaga. Tunay na nakakapagod ang kabi-kabilang gawain ng isang mag-aaral. Bukod sa paaralan ay sa batang matiyaga. Humihiga ang batang matiyaga
reklamo ang batang matyaga. Nagsasayang lamang ng pagod ang isang batang matyaga. Bilang tatlo, si nanay at tatay. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng ating mga magulang. Ang ating tatay at nanay ang nagsisilbing kalasag ng ating magulang. Pero dapat lamang nabigyan sila ng respeto at pagmamahal. Walang mas o higit sa kanilang dalawa dahil pareho sila may nilalaman ng tutulong sa pamilya. Alin sa mga sumusunod ang sumusuportang kaisipan sa teksto? Ang ating mga magulang ay kalasag ng pamilya? Dapat na mahalin si nanay dahil siya ay nag-aalaga sa bahay. Walang nakahihigit sa kanila dahil may kani-kaniyang tungkulin ginagampanan. Ayan! Binabati ko kayo na nakuha ninyo ng tama ang ating sulitin natin. Dahil dyan, bigyan ninyo ng 5 bahaghari ang inyong sarili. 1, 2, 3, 4, 5 Mabahagharing pagpupugay! At kung hindi naman nakuha ang lahat ng tamang sagot, huwag mag-alala, madlangkits, dahil maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang, guro, o kung sino man ang inyong kasama ngayon. Maaari nilang sabihan o lapitan, tama ka riyan, Ma'am Shireshen, at maaari rin nilang balikan ito sa official YouTube channel ng DepEdTV. Bago tayo magtapos, Ma'am Shireshen, mayroon tayong babasahin SMR o ang ating Social Media Reaction. Wow, Ma'am Shibi! Talagang nakamamangha ang ating madlang kids. Ano ang kanilang mga reaksyon? Ito ang kanilang SMR. Sa akin pong napag-aralan, may mga mensaheng nakapaloob sa larawan ng isang sanaysay o kwento. Ito ay ang tinatawag na pangunahing diwa. Sinasabi nito kung ano ang ibig sabihin ng mga pangungusap o maikling kwento. Nakakatuwa naman ang maglang kids natin ano ibig sabihin na oo. At saka naintindihan nila kung ano yung nais natin ipahiwatig na aralin sa araw na ito. Reaction kung reaction talaga. Kaya nga po. Kaya maraming salamat sa inyo magigiting naming madlang kids. Mukhang may huling pagsubok pa sa inyo si Ma'am Shibia. Ano kaya yun? Huwag mag-alala, huwag mangangamba, sa leksyon ay tumutuklan, nandito ako para ika'y tulungan. Nandito rin sila, si ate at kuya, si mama at papa, handang turuan ka. Pwede rin naman si tito at tita, o di kaya namay si lolo at si lola. Huwag mag-alala, huwag mangagamba, sa leksyon ay tumutok lang, nandito ako para ika'y tulungan. Huwag mag-alala. Sa huli nating gawain, iguhit ang hugis bituin sa patlang kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng sumusuportang detalye tungkol sa larawan na nasa ibaba. Tignan mabuti ang larawan. Ito ang mga pagpipilian. Nililimliman niya ang kanyang mga sisiw. Pinapakain ng inahing manok ang kanyang mga inakay. Iniwan niya sa pugad ang mga sisiw. Pinoprotektahan niya ang mga ito. Nilalagay niya sa kahon ang mga itlog nito. Ayan! Tunay niyang nakakakilig ang ating madlang bata sa kanilang kahusayan sa araw na ito, Ma'am Shireshen! Tumpa ka dyan, Ma'am Shibi! Talagang mahusay at magagaling silang lahat! Tama naman! Dahil dyan, ano ang ating iiwanang huling hirit of the day? Ma'am Shireshen, anong iyong huling hirit para of the day? Para sa akin, Ma'am Shibi, sa mga teksto ng ating nabasa na dapat lamang nabigyang respeto at pagmamahal
galing mo dyan, Ma'am si Rachel. Nawa ay natin mo ito sa ating mga kamadlang kids. At para naman sa ating wikasabihan, tandaan, ang mga pansuportang kaisipan ay nagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan o ideya upang mas higit na maunawaan ito. Walang aralin tayong susukuan. Basta't sama-sama natin itong pag-aaralan. Maging malawak lamang sa pagbasa at panitikan. Dito lamang yan sa Mawikang Buhay! Tapos na muli ang ating oras. Alam ko, isang makabuluhang sandali ang sa atin ay nagdaan. Ito ang inyong Teacher Belle at Teacher Rachel na nagsasabing huwag maligalig, maging mapanalig. Ilagay ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang paglalakbay. Hanggang sa muling pagbabalik. Dito lamang sa .edtv.